guys. Ayun po, magluluto ako ng ulam ko. Konting ginisang ampalaya po kasi na-miss ko na. Kung hindi niyo po alam, paborito ko po talaga ang ampalaya. Sobrang paborito ko po ang ampalaya. Mapait man yan o hindi, basta ampalaya. Kakanain ko yan. So, ayan guys. Konti lang yung lulutuin kasi para sa akin. Hindi naman ito lang ako. Sobrang na-miss ko, parang ilang buwan din ata na hindi ako, parang almost 1 year ata hindi ako nakakain ng ginisang ampalaya. So, pagkatapos niya, lagay na natin yung ating sahog. Kunting sahog lang na chicken. Tapos, lagyan ulit ng itlog mamaya. So, okay na yun. Lagyan na natin yung manok. Ayan. Parang mas marami pa nga ata yung manok yung sahog kaysa sa ampalaya eh. Guys, alam nyo ba? Yung ginagamit kong kawali, ako pa bumili nito. Ako pa bumili nito. Kasi, bumalik na ako galing Pinas, yung kawali namin, putol pa rin yung habakan. Yung nainis ako kasi ako rin naman nahihirapan eh. Wala rin bumili. So, pagpunta ko ng supermarket, bumili ako ng kawali. O, diba? At least, may remembrance ako dito sa bahay na ito. Tsaka kutsilyo. Bumili din ako ng isang kutsilyo kasi yung kutsilyo namin bungi-bungi. O, diba? Yaman-yaman ng aking employer, pero ayaw bumili na yun. Yung kaldero namin, tabi-tabingi na rin yan, oh. Ganito sila, guys. Hindi ka gaya sa atin na, di ba, kahit mahirap doon, pag kunting ano lang yung gamit natin sa ano, bumibili na ng bago dito. Hindi, hanggat nagagamit pa at napakinabangan pa, carry na yan. Walang bumibili dito. So, ayan. Paanuhin muna natin yung manok na konting mamuti o kaya magtataas ng konti. Namis ko talaga yun. Madali lang naman ito maluto ang manok eh. So okay na yun guys, ilagay na natin yung ating ampalaya. Ayan, kunti lang yan guys. Oh. Diba ang sarap? Saka mas masarap yung parang half cook lang siya. Hindi ko na napakita kanina yung mga aking ingredients mula umpisa kasi parang tinatamad ako mag-video kanina, pero sabi ko sayang naman yung lulutuin ko ngayon kung hindi ko i-videohin, diba? Kasi pagkatapos nito, ilang buwan na naman bago ako makaluto ng ganito. So, lagyan natin ng paminta. Gusto ko yung medyo marami-rami yung paminta. Mahilig ako sa medyo maanghang. Tapos mamaya, pagka malapit na siyang maluto, lagyan na natin ng itlog. Ayan, so, yummy. Diba? Pahalo pa. So, pan muna natin guys.
check natin sa media. Ilagyan ko siya kanina ng konting tubig para hindi siya magdikit sa kawali. Ngayon, lalagyan natin ng konting ingredients. Konti lang para mag-iba lang yung color niya. Medyo malapit na siyang maluto eh. Ayoko yung medyo lata. Kasi ako kakain. Ayoko mo siyang medyo lata. Pagka kakain yung matanda, kailangan kong ilata kasi walang ngipin yun. hindi naman kakain yun. Katapos nilagay na natin yung itlog. Pero hilaw-hilaw pa ata eh. Ayan, i-check na natin. Mukhang luto na. Ay, sarap. Ang bango. Then, okay, malambot na yung chicken. Malambot na rin yung palaya. So, okay na to. Ganyan lang siya, guys. Hindi siya lata. So, ngayon, guys, ilalagay na natin ito. Yung egg. Bismillah. Ang sarap. Ang angin niya. Yan ang gusto ko mga. Madurog yung itlog. Ayun na madurog. Guys, ilang days din kaya ako. Parang twice a week ata ako kumakain ng rice. So, ngayon kakain ako. Ilang araw na kasi hindi ako nakain. Parang nararamdaman ko na yung atog ng katawan ko. So, ngayon napapalaban ako sa kain. Kasi favorite ko yung ulam. Ayan. Ito na guys. Kasi kung gusto mong sumalo sa akin dyan, mas mabuti para may kasalo ako. Tikman ko nga. Ito ano to ha, walang halong ano ha. Ikan ha, bismillah. Ang sarap talaga niya. Medyo mapait siya guys, pero gusto ko yan. Hindi naman siya sobrang pait. Tsaka maanghang, ang sarap. Ang sarap. Patanda natin, pwede na yan.
guys. Okay na, luto na. So, hanggang dito na lang. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, Alyam TV. At kalimbangin nyo na rin po para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. Ayan, maraming salamat na rin po sa mga nag-subscribe. Thank you, guys. Bye!